po ninyo? Yung sasalita si Mayor at nagsasayaw. At kung kasalukuyang sumusubo kayo ng sandwich. Ako po ay nagdarasal, Father. I was praying. Because napakahirap magsalita pag may tagiti. Tapos ina-enjoy mo pa yung sandwich mo. Nalagot ka ng orange juice. Gusto kong bigilan kanina. Tama-tama naman. Kasi napakaganda ng performance ng ating mga taga sa St. Patrick's at Dinggalan National High School. But mga kababayan, bago po ako mag-umpisa ng aking pananalita, ay magbibigay pugay po muna ako. Ang kadahilan ng kung bakit narito to ngayong araw na ito, sapagkat sa magaling na liderato, I've always believed na sa mga leader ngayon, mapaka-barangay, mapa-munisipyo, mapa-probinsya, hindi lang sapat yung isang leader na pag ikaw ay nanalo ka, upo ka na lang. You have to be able to see the future kung ano makakabuti sa iyong mga kababayan ngayon at sa mga susunod na henerasyon. Kaya ako po binabanggit yan because I feel na kami ni Senator Sunny, ganun po yung ginagawa namin. At ang gusto ko, yung kapartner namin ang katuwang, mapabarangay level at sa munisipyo, ay kagaya din namin. Hindi po kami reactive. Gusto namin proactive. Di ba po? Hindi tayo gagawa kung susunod ang problema pag nandyan na. Kinakailangan iisipin mo yan. Kaya ikaw ay pinagkatiwala ng taong bayan, kaya ikaw ay niluklok ng ating mga kababayan sapagkat naniniwala sila na napakaraming problema sa buong lalawigan at sa bayan ng Dinggalan. Hindi man kami perfecto, aminado naman po kami. Pero pipilitin namin na gumanda ang aming bayan at aming lalawigan. So, napakita natin, Mayor Sherwin H. Tan. Kaya ka pala awardee, kasi nga ni Mayor Ritter. Awardee siya, magaling, di ba? Buong Region 3 yun po. Malay mo, sa buong Pilipinas pa, hindi malayo, di ba? Sa ginagawa niya. Siyempre ang kanyang kapartner, ang katuwang. Alam mo, minsan ito, nagkakapilang kami. Nagkakaroon kami ng mga ideya. Yung convention center na yan, nagkakapilang kami ni Mayor, ni Vice Mayor. Sabi niya ko, makita mo na ba yun sa David Davilan? May lupa ang munisipyo doon. Talaga ako. O anong pwede natin gawin dyan? Si Mayor, mabilis, pak! Convention center. Dalawa po ang pinapagawa natin sa bayan ng Baler, tapos na. Ano po? Kaya bigla, nakita mo naman, dyan po ang mahalaga at pinaka-importante yung magkatuwang kahit anong mangyari. Nagkaugnayan para sa kapakanan ng ating bayan. Palakpakan po natin, Vice Mayor Bonnie Galvez. At ang ating... Machines pa kayo, ha? Talaga. Pakistahin, ha? Ayun nga, ang buong sandaling bayan members, palakpakan po natin. Father Mayor Leiran, Dean Jocelyn and the whole NESC team, maraming salamat po sa inyong paggabay. At hindi po dito natitigil ang inyong paggabay. Susubaybayan niyo po ang Dinggalan Community College para siguraduhin maunlad at mahusay ang mga taga-Dinggalan. Ang artista, Dinggalan family, of course, ang ating AVP, Ma'am Christine Joy Yambao, ng DVP, palapakan din po natin. To the department heads, barangay officials, DepEd family, sa lahat ng aking mga kababayan dito po sa bayan ng Dinggalan, sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. Pasensya na po, kaninang 3:30, biyahe na po ako, galing po ako Maynila. Pagkatapos po nito, mga alas 5, biyahe naman po ako Balang Baler, kasi the next day I have to be in Kasiguran, Aurora. Masakit na po yung likod ko, pero sinasabi ko nga po, kinakailangan gawin po natin ito. Dito po sa Dinggalan, lagi ko pong pinapangarap. Pangarap ko po lagi, since ako na yung naging vice governor, naging acting governor ako ng lalawigan, mamaya, iikot na naman ako. Bebay siya, iikot, pabot ng Baler, tatlot kalahating oras, napakalayo. Nung ako'y naging congressman noong 2019, sabi ko, balang araw, magkakatotoo din yung pangarap ko na may daan naman dito sa ating Dinggalan, San Luis Baler Road. 76 kilometers lang yan, mga kababayan. Pagkatapos lahat yan, in 3 years, 2 years time, isang oras lang, nasa bayan ka na ng Baler. Gusto ko ibalita sa inyo, both ways po, ginagawa po natin yan. Yung ating situated na coastal barangay, dito po sa ating dikapinikian, maabot na po yan by end of this year. Doon po sa Pingit at dito po sa Rial, pinapagawa din po natin yan. Every year, tigit 200 million pesos on both sides para unti-unti, in 2 to 3 years, matapos na yan. At ang lagi kong pinapangarap noon, kaya nga nagkatugma-tugma na, nagkaroon ng convention center. Bakit?
Kasi nga po, pag mayroong turismo, siguradong may ekonomiyang darating. Pero siyempre, pag may ekonomiyang darating, may problema rin yan. Diyan na kami papasok ni Mayor, Vice Mayor, susubukan natin isa-isa yung susolusyon niya. To top of everything else, yung mga projects po dito, tulay, kalsada, madali na po yan. Pero ang susunod natin kinakailangan pag-usapan, Mayor, o ginagampanan na natin ngayon, ay yung pagkakakitaan at edukasyon ng ating taong bayan. Bakit, mga kababayan? Sapagkat sa darating ang panahon, sinasabi ko palagi, 5 to 10 years from now, bago ka pumunta o tumuntong na lalawigan ng Aurora, imbis na pupunta ka pa po ng Nueva Ecija all the way to bayan ng Baler. Kasi nga po, yung paggawa natin ng Baler, Dingalan, San Luis Road, nakakita kami, together with DPWH and Senator Sunny, ng mas malapit na bypass pa. Dito po, pagtuntong mo ng Ibuna, didiretso ka ng Doña Remedios, mula Doña Remedios, 30 minutos lang, nasa Metro Manila. Wow. So, ibig sabihin ng ating mga kababayan, hindi ko po sa buong lalawigan ng Aurora. Para sa lahat po yan, sementado na. Ang ito-focus naman natin ngayon, yung mga farm-to-market roads at social services sa buong lalawigan ng Aurora. Bakit sabi ko na kailangan coincidental yan? Kung nagawa ang ating convention center, sino ang mag-train dyan? Sino ang mga tour guides? Sino ang mga makikinabang dyan? Taga-Dingalan nyo. Alam mo, sa hirap ng buhay ngayon, kaya po tayo nag-iikot sa buong lalawigan ng Aurora. Nakakalungkot! Sapagkat yung ating mga mahihirap na mga kababayan, libre na nga ang tuition, pero hindi pa rin makapag-aral. Bakit? Malayo. Kailangan mo ng pamasahe. Kailangan mo ng pagkain. Kailangan gagawa ka ng mga pamamaraan na ilalapit mo yung ating education system sa iyong mga kababayan. Kaya ito nga pong Dingalan Community College ay napakalaga sa mga dalawang bagay na kinakailangan ng ating mga kababayan. O nagtayo ka ng community college, ano ang gagawin yan? Unang-una, ang kailangan yung ating mga kapos na ating mga kababayan may chance lang mag-aral. Number two, to provide each and everybody who's going to be enrolled in this community college the necessary skills para ito ay matugunan ang mga future na generations at mga gagawin po natin. Sabi ko nga po sa inyo, lahat yan po nakaplano. At nagtutugma kami ni Mayor Sherwin na isa na naman ang aming gusto. Nabigyan ng pagkakataon ang ating mga kababayan. Pero ngayon, ganito kaganda pa nagkakaunayan kayo. Pagkatapos nung bagong budget hearing, minadali-madali na naman ako ni Mayor. Oh, kailangan ito. Oh, sige. Kailangan daw ng... mamaya na yung municipio. Pang finale yun. Kasi ngayon taong pong ito, para sa atis, alam niyo na Mayor. This year, tapos na po namin yung budget sa Kongreso, pero mahabang proseso pa po yan. Datang po sa Senado, may bicameral conference meeting, magsasama yung Kongreso at Senado para i-finalize yung ating budget. Pero magandang balita po yan, kasi sabi ko nga sa inyo, yung mga flood controls, madali na po yan. Pero dito po sa Dingalan Community College, may nakalat na po agad tayo ng 15 million pesos para po dito sa inyo. At kung nabalitaan ni Mayor yan, magaling talaga ito eh. Kung alam niyan, nakipag-ugnayan na yung aking abogado, yung chief staff ko sa kanya, na meron na sa NEP yan. Kanina naman, ginagano'n niya ako. Sabi niya, ako, tatlong hektare ito eh. O talaga, ang gano'ng tinatanong. So, may building nga. Kausap ko ang ating DBP. May panibagong building naman. It can be classrooms, it can be library, it can be computer room, it can be whatever. What the college needs. Pero sabi ko, ito kaya sabi ni Mayor. Eventually, syempre pag may kolehiyo ka, kailangan ng recreational na activities. Obligado may covered court ka, etc. Mayroon yung mga ganyang covered court, sabi ko nga sa'yo, madali na yan. Kaya na natin yan. Sa ating mga kababayan, sa mga barangay, alam ko, nag-aalala kayo, si Pichi, doktor ka na pala, Pichi yun. Yung iniwanan mong school, na minessage, masipag mag-message to eh, si Doc Pichi sa DepEd. Kasi ito po ay kaibigan ko, parang kababata ko na nga yan. Iniwan niya yung school niya sa Kalabunan, pinakita niya sa akin, nagsasabi yung mga bata mainit, sa Kalabunan na newly established school. O, di ba? Nanginiram siya sa akin ng tent, ganyan. Ay, alam naman niyang wala akong tent. Pang-mayor lang yan, di ba? Pero sinisegue lang niya yun, nainitin yung mga bata, ibig sabihin niya talaga, ay patayo ang baro ng covered court. O, tapos na yung covered court dun, ha?
bakit naman siya sa kabog? Message na naman. Ay, sabi ko, ganun makabilis mag-transfer. Saan ka na ngayon? O, ano yung minessage mo sa akin? Hindi, hindi yun yung sinade mo sa akin eh. Sabi niya sa akin ha, sira-sira na po ang mga classroom dito sa kabog. Hi, thank you. Kaya sasabulutan na kita. Pero magandang balita. Alam niyo po, sa totoo lang mga barangay officials, sa dami po ng request kay Kong, sa araw-araw na schedule ko pagkatapos sa Kongreso, iikot ako ng buong lalawigan. There are times talaga hindi po nababasa yung mga request and resolutions. Katambak po yan eh. Pero importante po na tayo ay nagkakasalamuha. Kabisado naman ako ng mga kapitan, ng mga kagawans. Basta sinabi ko, hindi naman po ako nangangako eh. Kahit kailan, hindi ako nangangako. Lagi ko lang sinasabing, titignan ko. Pero pag sinabi ko, titignan ko, 99.9% of the time, yan po ay nangyayari. Kaya sa kabog mong kaso, tumatungo ko na yung pwede po. Siguro, tama naman yun. Tama na yun, ha? Baka naman lumipat ka naman ng direksan. Pero aking mga kababayan, sa aking huling pananalita, yung ating pag-unlad ng ating bayan ng Dinganan, ang pag-unlad ng ating lalawigan ng Aurora, hindi po namin kaya na kami naman. Sabi ko nga kanina, marami kaming plano, marami mga programa para sa ating mga kababayan. Pero hindi kami perpekto at minsan ay nagkakamali rin. Pero importante po dyan ay ang puso namin ay gusto namin maglingkod para sa ating mga kababayan. Ngayon pa namin po, kung nagsasalita si Mayor, nagsasalita si Dean, marami na pong tumatakbo sa aking isipan kung paano ko pa matutulungan yung ating community college ng Dinggalan. Kasi nga po, it will start out 100 yung estudyante, but eventually, in the future, who knows, aabot po yan ng 1,000 pagdating ng panahon. At nandiyan naman po kami ni Senator Sunny. Sayang na lang na kaming dalawa ay nasa Finance Committee. Sino pa ba ang magtutulungan? Hindi tayo, tayo magkakababayan. Dito po sa akin. Yung araw ito, lubos sa aking galak sapagkat unti-unti ay natutupad yung ating mga pangarap kasama ng ating mga magagaling na katuwang sa paglilingkod. Mula po sa inyong lingkod at sa aking buong pamilya, ngayon pa lang po, Mayor, kilala mo naman ako. Hanggat ako po ay narito bilang inyong pinatawan. Hanggang man saan man ako dali nito nung aking tinatahak na serbisyo, ay tandaan po ninyo, sinabi ko, sinasabi ko po palagi ito, kung gaano po nyo laging minamahal ang inyong anak, ang inyong kapatid na si Romel Angara. Habang ako po ay narito, susuklihan ko po yan ng 1,000,000% na serbisyo para sa akin. Maraming salamat po at magandang araw po.